what's up mga idol? So welcome back again sa DIY segment ng Nitro Speed Moto. So yun, for today's vlog, ituturuan ko yung kung paano mag-replacement ng torque drive bearing ng mga scooter. So yung motor natin is Mew Sporty. So yun mga idol, napanood nyo na kung paano ako mag-troubleshoot. Ganun yung ginagawa ko para malaman ko kung sira na yung ating torque drive bearing. Yan mga idol. So yun mga idol, mag-start na tayo mag-tutorial kung paano magpalit ng torque drive bearing. So tara mga idol. So yan mga idol, baklasin muna natin itong crankcase cover nya. Gagamit tayo ng 8mm socket wrench. Yan mga idol. So yan, nabaklas na natin mga idol. Napakadumi. So yan ang ating CVT mga idol. Sobrang dumi. So yan, baklasin ko muna itong clutch assembly mga idol para mabaklas na natin yung ating torque drive. Ito yung torque drive mga idol. Yung nasa likod. Itong dalawa na to. Yan. Torque drive. Female and male. So baklasin na natin mga idol. So yan mga idol, gagamit tayo ng Y tools. Ayan, tsaka itong 24mm na socket wrench. So yan nga pala mga idol, shoutout nga pala sa nagpairam sa atin, kay Boss John Kenneth, kay paring John Kenneth. Ayan, shoutout. So baklasin na natin to mga idol. Kasi natin yung rubber at din bell. Next itong ating clutch assembly. So pigay lang natin itong bell para lumubog. Ano ko natin mo pala. Ayan ang mga idol. Dito natin nakikita yung torque drive bearing. Itong needle bearing tsaka yung ito, yung bearing dito sa may dulo. So yun, baklasin ko muna to. And mamaya ako, tuturuan ko yung kung paano magpalit ng torque drive bearing. So yun mga idol, baklasin muna natin tong clutch assembly. Gagamit tayo ng 39mm na, hindi ko lang tawag dito eh. Sa pagtanggal nito mga idol, ito po, apakan nyo muna para hindi tumalsik. Talsik kasi ito. Then, pupukuhan nyo lang pagkanto. Ayun o. Dali lang. Huwag nyo nang gamitin ng martilyo. Kailangan nang pagkakapakan ito kasi tatalsik ito eh. So, yun mga idol. Naalis na natin yung ating center spring tsaka yung ating clutch. So, ito na. Baklasin muna natin itong spring seat. Spring seat. Ayan, ubuting lang natin. Tama-tama yung ating grasa kasi madaling hugutin. Female torque drive, ito yung male. So, yung ating papalitan ng bearing is yung male mga idol, ito. Yung nasa tabi ng gearings. Ito, hugutin lang natin yung pin. Ito may pin yan, tatlong piraso. Ibutin natin siya. Ito nga pala yung ating female torque drive is NCY. Yan, NCY baka naman. So yan, alisin ko muna yung pin. Gamit kayo lang pansundot. So yan, alis na natin yung pin ng male torque drive. So ibutin na natin to. And itong papalitan lang naman natin is itong male torque drive ng bearing. Ayan, napakadumi. So linisin natin yan mamaya. Tulong ko kung paano maglinis ng tama, yung proper na linis. So ito, itabi natin to, baka makalimutan natin, mawala, sayang, bibili ka ng bago.
hindi ka nakakabili ng isa-isa. So yun, ito yung ating male turk drive. So bakasin na natin, turun kayo kung paano. So ayan mga idol, sa pagbaklas ang kailangan nating unahin is ito, yung needle. Kasi ito, yan yung nasa dulo, may circlip yan mga idol, may circlip yan sa dulo. Yun, kailangan mo muna tanggalin bago mo pukpukin dito. Yan, so ang unahin natin is itong needle. So gamit tayo ng pang alalay sa ilalim para hindi ma-deform yung ating male turk drive. So gagamit tayo nito, DIY lang mga idol. Ito yung mga paraan ng mga DIY master. So mga idol, malapit na maalis. Ayun, tumitaw na. Natin. Yan na siya mga idol, namuklas na natin yung bearing. Ito yung kanyang needle bearing. Yan. Hindi na siya umiikot yung mga bearing niya sa loob, yung mga stick bearing. Hindi na siya umiikot. Ayun oh. Nagaspang na. Ibig sabihin sira na 'to mga idol. So yan mga idol, sa pagtatanggal ng circlip, magamit ko nito. Circlip remover. Yan. So bakasin na natin to mga idol. Yan, susundutin nyo lang naman kasi may butas yan. Pakita ko sa inyo pagka mababaklas na natin kasi medyo mahirap. So yan mga idol, naalis na natin yung circlip. So na-deform siya sa hindi proper na pag-alis ng circlip kasi nakapwersa. So yan, mamaya ayusin natin to. So I think ko maayos pa naman to, madali lang to. So yan, yung next step natin, alisin yung bearing na to, yung ito yung nasa dulo. So gamit tayo na ito. Yan, ganyan lang ulit ng alalay sa ilalim para hindi makarak to. Gamit tayo na may wagong martilyo. Wala nang kupok mga idol. Alis alis ng alis natin yung circlip. Mabilis na alis. Simpok lang. Ito na, gamitin natin. Ano okay na mga idol. Alis na natin yung bearing, yung dulo. Saka itong isa. Needle bearing. Pakita ko sa inyo yung bearing ko na nabili sa online shop. Yung pagkakaiba. So yan siya mga idol, Yamaha yung tatak pero hindi siya original. Disclaimer lang mga boss, online natin siya na order. Kaya huwag tayo mag-expect na original to. Kailangan yung tatak niya dito, yung kanyang code is INA, kagaya nitong sa stock. Indonesia, made from China. NTN, yan NTN. Kuhati natin. Takto naman yung sukat nya. Parehas lang din. Yan, medyo mataas lang ng konti yung ito, yung local. So yan, local tong gagamitin natin. Sana magtagal. Alright mga idol, bago natin ibalik yung ating clutch assembly, linisin muna natin siya gamit ang gasolina. Yan. Yeah.
So yun mga idol, malinis na yung ating clutch assembly. Balik tayo sa dati kong center spring. Masyadong matigas yung 1000 at JBT. Nahirapan yung makina natin. So let's start na sa ating bearing. Yan, kabit na natin. Ito na yung local nating stick bearing. Saka yung isa. So lulubricate muna natin siya ng grasa mga idol. Kalisin natin tong isang cup ng bearing na to para malagyan yung loob. Saka ito lalagyan din yung loob. Sungkutin nyo lang ng matulis na bagay. Lagyan ng kutsilyo para maalis. Same lang naman sila mga idol yan, may konting grasa na awa. Lagyan natin ang grasa mga idol. Ito yung gamit nating Marpak multi-purpose grease high temp sa mga truck ginagamit. Ito yung masyadong magtipid sa grasa mga idol. Ito ang buhay ng bearing. So ito na sa labas. Ganti natin siya ng konti. So tara, pasok na natin. So mga idol, ganitong pagpasok Ito nakikita nyo yung takip na to. Focus natin. Yung takip na to, kaganyan yan, yan. So dito nakaharap yung walang cup. Gumita natin ng zero clip para mas madali. Yan ganyan mga idol. Yan o. Pass mo natin, so focus lang natin sa ilalim para mayigit. Tulak natin siya gamit ng yung ginamit natin kanina. So yan, nakikita nyo idol. Yan, malapit na. Konti na lang. So dahan-dahan lang ulit. So ayan mga idol, tapos na nating ikabit, nasa dulo na. Ayan. Sakto na 'yan. So balik na natin yung circlip. Ito yung kanina na deform, naayos na natin. So balik na lang ulit natin. Yung nasa ibabaw yung mas yung makinis na part. Ito lapad to eh. Ito may paumbok ng konti. So balik na natin. Balik tayo ng circuit flies. Medyo mayroon tayo dito. So mamaya, pagkita ko sa inyo kung may balik na. So yun mga idol. May balik na natin yung circlip. Ayun o. So lulubricate ulit natin ang grasa mga idol. Bago natin ibalik yung needle bearing, kailangan muna natin siya lagyan ng grasa para mas madali. So yan, may grasa na mga idol. Balik na natin yung needle bearing. Alright mga idol, sa pagkakabit ng needle bearing natin, yung code nya is nasa ibabaw din. Ayan, ganito. Ayan, yung code, ito. Ayan yung code. Ayan, NTN, local. So, balik na natin. Nasa ibabaw yung code. Lubricate muna natin to ng grasa. Para maganda yung play. Alright, balik na natin.
So yun mga idol, na kabit na natin yung needle bearing natin. So ano lang natin siya. Lagyan natin siya ng grasa. So yan mga idol, tapos na. Mapagpalit na tayo ng torque drive bearing. So kabit na natin para matesting natin kung may ingay pa. So ito yung ating female. Lagyan ulit natin ng grasa. Balik na natin yung pin. Yan. Yan, lagyan ulit natin ng grasa mga idol. Natin. Spring seat mga idol, spring seat. Konti lang para pumasok. So balik na natin tong spring seat. Yun. Okay na. Nasa na lang natin yung mga sobrang grasa. Para hindi tumalsik sa CVT natin at magdumi. So yun, balik na natin itong ating torque drive. Alright mga idol. Balik na natin yung ating clutch assembly. Yan na. Right. Sunod ay bell. Nut. Rubber. 24mm na socket wrench. Then yung ating white tool. Lagyan ulit natin dito. Lipitan natin. Yan, okay na. So try natin buhayin mga idol. So yun mga idol, itatry naman natin na itulak. Gaya nung kanina sa intro. Try natin itulak. So yun mga idol, tapos na tayo sa ating DIY. Paano magpalit ng torque drive bearing. So yun, maraming salamat sa mga nanonood. So yun, sa mga bago pa lang mga idol, mag-subscribe na kayo at hit ang notification.